Alam, ma'am, ito po yung isa rin natin makina na sigsag. Gawa rin po ito ng singer. Yan, napakaganda po niyan. Ito po, ang paglagay po ng sinulid, katulad po nito. Yan. Tapos, dito po ang ano niya, daan ng sinulid. Tapos dito. Parehas din po ng ano yung sa ibang makina. Pag ordinary pong paglagay ng sinulid. Ayan. Sabit mo na lang po siya dito para hindi po siya lumalaylay. Pailawin po natin. Ay, nakabunot pala. Saksak ko muna yung ano, plug niya kay nakabunot. Ayan. Ito po, ang butas po ng karayom, nasa front po siya. Ang karayom din po nito, ordinary din. Ordinary yung babingkis. Kahit saan po, pwede kayo makabili. Si singer po yan, singer ang may gawan niya. Kung ano pong pisa ng singer, yun na rin. Yun po. Ititesting. Ay, ano ko muna yun sa ilalim. Ito po. Ganito rin po ang paglagay. Ayan. Ganyan din po. Ito po, pag nalagay nyo na po. Ayan. Ulitin ko po. Ito po. Tapos iangat nyo na rin po ito. Tapos isalpak nyo. Tapos, tapakan nyo na lang po. Pag straight po, itapat nyo na lang po dito sa may straight. Yan po. Mas marami-rami po itong stitches. Kaysa doon sa isa. Ito, 8 po. It is stitches. Ito po yung atras sa bantin niya. Ito. Luwagan natin yung tension ng kunting, medyo masikip. Napakaganda po niya, napakasimpleng gamitin. Pag gusto niyo naman po sigsag, itatapat niyo na lang dito kung gaano kalaki yung sigsag. Ayan, pinakamalaki po. Tapos sinsin po. Para pumorma po yung sigsag niya, umanda. Yan po yung tahin niya. Pag ibang stitches naman po, itatapat nyo na lang kung alin ang gusto nyo. Yan. Same zigzag, aging. Tapos, garter rice.
Yan. Para po gumanda itong garterize niya kasi masyadong madalang, eh dito po ipinunin na lang dito para pumurma po ng mayos. Ang garterize po, pag nagkabit po kayo ng garter, kagaya nyo sa mga ano, jersey, para po kahit mahila po yung ano, hindi mapuputol yung sinulid nyo. Kaya po tinawag yan ng garterize. Stitch. Lahat po yung stitches nito gumagana. Lahat ng stitches gumagana po. Ito po yung ano sa dilaw po, ilagay niyo na lang dito. Shimmy piping. Ayan. Po ang tahi. Tapos yung iba naman po. Ngayon, i-testing ko sa inyo yung button hole niya. Pag button hole po, lagyan nyo kahit papilman lang siya ilalim para may pampatigas siya. Para hindi kumulubot yung tela nyo kasi masinsin. Ayan, una po, nakalagay dyan sa lagay button hole, ayan po, lock po yan, ayan o. Tapos nilagay ko ito sa ano niya, sinsin. Ibig sabihin, pino. Una po, lock, kunting ano lang po yan, tapak, mga tatlong tusok lang yan. Tapos ibalik muna sa 1. Ang ano yan, aabanti po. Ganyan. Na ganyan kahaba po, eh, balik nyo naman po sa lock. O, kunting tapak lang din naman po. Tapos 3. Atras na po yan. Yung haba pala yung button hole. Kayo na lang po ang puporman dyan. Kasi kanina nagbara dito. Medyo kumapal yung pagkatahi ko. Napakadali lang po. Ulitin ko na lang po. Para. Ganyan. Lock. 3. Pwede niyo pa po ipino pa ng konti. Para lumabas ng ano, mas, masinsin yung ano niya. Tahi. Ayan po. Napakaganda po yan. Ibalik po. Ibabalik ko na po sa street. Ayan. Standard po natin. 3. Yung mga maon nasa 4. Pag makakapal na para malayo. Ang 3 po yung standard natin. Sa mga tela ng mga, hindi naman yung mga silk. Kung basta yung hindi makakapal masyado yan. Ito yung atras abante niya. Pangalakas. Pag magkakarite po naman kayo, dito na lang, oh. Ito, ilalagay nyo dito yung karite. Yung winder.
Naglagay ako ng winder. Katulad po nito, ito ilalagay nyo dito. Tapos, itulak nyo naman po doon. Pwede nyo po luwagan dito para hindi sumama yung karayom. Kung ano rin po, pwede kahit tindi nyo luwagan, pwede rin siya. Yan. Or tanggalan nyo na lang po ng siya ng ano, sinulid sa ilalim para tuloy-tuloy, kahit para hindi kayo, ano, kasi medyo matigas pagbaba, hindi niya maikot-ikot basta-basta yung nasa gilid. Tanggalin mo na lang yung sinulid dito. Ayan, no? Tatakbo na po yan. Ano, makikita nyo, ang ganda rito ang takbo. Pagkariti. Ayan po. Sakali po may katanungan din po, pwede rin pong ano, magtanong. Maraming salamat po.